move any longer. This place is fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Sa ating lahat and welcome po sa ating 3 p.m. online devotion and prayer. Nagagalak po kami na kayo po ay kasama namin every 3 p.m. upang pag-aralan yung mga seryeng pinag-aaralan po natin during this time. And at this point, tayo po ay nag-aaral sa libro po ni Pastor Cesar Castellanos that the ABC of the G12 Vision. Yesterday, pinag-usapan po natin yung the power of the vision, yung kapangyarihan ng vision. At ito po ay hindi lamang mahalaga sa ating personal na buhay, sa ating mga career life, kundi most importantly, sa atin pong paglago bilang Kristiyano at sa atin pong paglago, sa yung paglakad po natin sa pinapapuntahan or destiny na binibigay sa atin ng Panginoon. And it is but fitting to know kung ano po ba yung history o yung pinanggalingan po ng G12 Vision. Ang International Charismatic Mission na pinagpapastoran po ni Pastor Cesar Castellanos ay nag-implement nung tinatawag na Cell Vision. Ito po yung model ng church naman ni Pastor, ni Dr. Yonggi Cho ng South Korea. And that time, it was the largest church. And as they implement the digital vision, nagkaroon naman po ng result. They have reached 70 cell groups during the first 7 years of his ministry doing that church model. However, the rate was incredibly slow. And another thing, hindi naging committed yung mga church members to do the vision. And as a whole, hindi nila nakita yung fruit na ina-expect nila at yung dinedesire nila during that time. And Pastor Cesar Castellanos seek again the Lord at tinanong niya kung ano po pa yung effective way of expanding the kingdom of God. And to quote in his book, the answer of the Lord says, I will give you the ability to rapidly train up the members of your church. And at that time, nag-umpisa na silang magkaroon ng mga leadership schools, training schools, at talagang nag-build sila ng leaders. But it was not until later that finally God removed the veil in his eyes at ni-reveal ng Panginoon yung vision or yung the principle of the vision, which is the 12. The digital vision is following the Jesus example. So, kung tatanungin po tayo, ilan po ba ang naging disciple ni Jesus? Of course, we will answer 12 disciples. At ito pong G12 Vision, it is following what Jesus had done on earth. Nag-disciple po siya ng 12 people and he spent most of his time discipling the 12. Ang naging schedule po ni Jesus, no, as we read yung story in the Bible is that si Jesus, ang kanyang schedule, he was with a multitude, he was with a large crowd sa isang panahon, and then the other
the next time nandun na naman siya sa isang large crowd. But one thing that we can see is that he has spent his 12. He talagang itinuro niya or nagkaroon po siya talaga ng continuous contact doon sa kanyang 12 disciples. And it says in Mark chapter 4 verse 33 to 34, "With many such parables, he was speaking the word to them so far as they were able to hear it, and he did not speak to them without a parable, but he was explaining everything privately to his disciples." And at that time, nung nabasa po ito ni Pastor Cesar Castellanos, he heard the Lord speak to him clearly. And as I quote, "If you train up 12 people and manage to produce in them the character of Christ that is already in you, and each one of them does the same with another 12, and if they go on to do the same, you and your church will experience unprecedented growth." At dun po sa promise na yon ng Panginoon na magkakaroon ng unprecedented growth kapag ginaya natin yung vision ng Panginoon of spending his time, his constant and continuous contact with his 12 disciples, makaka-experience ng unprecedented growth ang church. At nakita ni Pastor Cesar Castellanos kung ano yung pwedeng mangyari sa ministry kapag ginawa niya or in-apply niya yung principle and 12. At that time, ito yung na-receive niya sa Panginoon, and he really find it, Lord, it was extraordinary. And that was how he received the vision of the government of 12. At mula noon, niran niya na yung vision na yon. At ang vision na to, it was a divine revelation and an answer to a genuine desire to reach people with the gospel. The model was simple, ngunit it really needs commitment and constant, continuous connection, learning with your 12. At ito po ay nagpa-promise ang G12 vision as we follow the Jesus example na magkakaroon po ng unprecedented growth sa atin pong simbahan. And as we learn and as we study, ngayon po na nalaman na po natin yung background ng G12 vision, I pray that there will be fire in us to do what Jesus had done in his ministry during his 33 years on earth. And I invite everyone to pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa vision na ibinigay mo sa amin. Thank you, Jesus, for the example of 12. Thank you, Lord God, because meron po kaming tinitingnan, meron po kaming nilalakaran, meron po kaming ginagayahan, Panginoon. Salamat, Panginoon, because we can learn from you. Lord God, we can lean on you, Lord. We can get the strength from you as we do this vision of 12. And Lord, we continually pray, Lord God, sa aming pong mga leaders of the church, ang IPHC, Lord, ang mga missionaries, mga pastors, mga lay ministers, Lord. Salamat, Panginoon, sa kanila pong fire of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo po sa aming pong mga leadership, sa aming pong mga spiritual leaders and fathers. Even, Lord God, sa aming pong digital father ni Pastor Cesar Castellanos, sila Pastor Claudia Castellanos. Salamat, Panginoon, sa mga G12 pastors dito sa Philippines, sila Bishop Oriel, Pastora Geraldine, Doc Alvin, Pastora May, Panginoon, at ang lahat ng mga G12 pastors. Salamat, Panginoon, for this fire and the vision, Lord God, na nilalakaran namin. This is your example, Lord God. And Lord, hindi po kami maliligaw dahil we are following your example, Jesus. Salamat, Panginoon, sa aming pong mga pastors. Thank you, Lord God. We lift up to you, Bishop Gani and Pastora Tess and Pastora Hias. Thank you, Lord God, for your comfort to them. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo po sa kanila pong mga buhay. Maging, Panginoon, sa lahat ng kapastoran ng CIF, Lord. Salamat, Panginoon, dahil binibigyan niyo po kami ng fire of the Holy Spirit to do this vision, to do this with love, with fervor, Panginoon. Thank you, Lord God. Patuloy po namin itinataas ang mga cell leaders na sila po, Lord, ay magkaroon ng passion. Talagang ma-refire po kami as we
listen as we study the G12 vision, as we study this vision, Lord God. Marami pong salamat sa pagbibigay niyo po sa amin, not just inspiration, but instruction, Lord God. And Lord, we continually pray, Lord, sa amin pong mga pangangailangan. Salamat for your provision, Lord God. Lord, we continually pray, Lord, sa mga may sakit, sa mga oras na to, Panginoon. We pray, we remember Pastor Roel Nadal. Thank you, Lord, for your healing to him, Lord God. Kay brother ni Mesho, Panginoon, salamat, Lord God. Kay Pastore Diana Mariano, thank you, Lord God, sa kagalingan ng lahat, Panginoon, ng mga nangangailangan ng healing right now. Receive the healing right now in the name of Jesus. We continually pray, Lord God, sa amin pong bansa. Salamat, Panginoon. Lord, thank you, Lord, for protecting us. We apply the blood of Jesus sa bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon. Lord, we just come against, Lord, the works of the devil, Lord God. Fear, anxiety, even yung pagiging unstable, Panginoon, ng amin pong ng mga pangyayari, Lord God, na naririnig namin sa amin pong bansa right now. We just declare, Lord God, we apply your blood, Lord God, sa amin pong bansang Pilipinas. Thank you, Lord God, for the authority na ibinigay mo sa amin. We continually pray for them. We pray for wisdom, Lord God, upon them. Lord, we pray, Panginoon, sa mga business people ng CIF and all of those business people, Panginoon, na nagpipray at nanghihingi, Panginoon, ng wisdom sa iyo. Salamat, Panginoon, for you will expand, you will open doors and opportunities, Panginoon, sa kanila. Salamat, Lord God, sa pagkilos mo sa kanila pong mga negosyo, Lord God. And know, Lord God, that this business they have offered to you, Lord God, so that it will be a means, Panginoon, you will use it, Lord God, to expand your ministry. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga gagawin mo at mga ginagawa mo sa amin pong buhay. Thank you, Lord God, for your love, for your grace. Thank you, Lord God, for your provision. Thank you, Lord God, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Lord, we love you. We honor you, Lord God. We bring back to you all the glory and all the honor and the highest praise. In Jesus' name, amen and amen and amen. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. At ito po si Pastor Angel Giang. Naglilingkod po kasama ng akin pong asawa na si Pastor Mark Giang dito po sa CIF Eriga and sa CIF Balatan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you.